Minsan po, may nagbigay sa akin ng isang regalo, isang box ho na punong-puno ng mga prutas. Kaya lang, di ko ho napansin, di rin ho napansin siguro na nagbigay sa akin na kamag-anak ko, ay isa sa mga prutas ay nabubulok na. Kaya makalipas ang ilang araw, lahat ng prutas na nasa box na regalo sa akin ay bulok na. Naranasan niyo na ba makatanggap ng bulok na regalo? Parang hindi ho maganda yung pakiramdam, ano? Minsan parang para ka may insulto, para ka maiinis. Parang sinadya kaya ito? May galit kaya sa akin yung nagbigay? Minsan daw ang Diyos ay nagtatampo, nasasaktan, naiinsulto sa atin kapag ka ang ating paghahandog sa Kanya, ang ating binibigay ng mga regalo at papuri at pagsamba sa Kanya ay bulok. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, paano kung mali ang iyong pagsamba? Alam nyo ba na parang regalong bulok ang ating ibinibigay sa Diyos? Sa tuwing ang ating paglilingkod ay pagsamba ay nagmumula sa maling puso, masamang ugali at maruming buhay, dapat daw sa Diyos ibinibigay natin ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Siya ay buong pusong unahin, igalang at mahalin. As Christians, we need to understand that God deserves our highest praise, that God deserves the best worship, the best service, the best offering that we can give to Him. Dapat daw ang Diyos, pagka nagsamba tayo sa Diyos, pagka naglingkod tayo sa Diyos, dapat daw todo, yung pinakamaganda, yung pinakamainam, yung pinaka-the best. Pero hindi daw nasusukat ang ating pagmamahal sa Diyos sa dami ng pera na ating binibigay sa simbahan, o sa laki ng regalo na ating inaalay para sa Diyos, o sa dami ng ating mga ginagawa para sa ating kapwa. Ang tunay daw na pagsamba na hinahanap ng Diyos, yung totoong nakakabigay ng pananabik at pagkatuwaan sa kanyang puso, ay isang buhay na matuwid, isang ugali na tama. The worship that pleases God, the service that honors God, is a life of holiness, is a life that is pure, a life that honors God. Makikita daw itong ating mga pag-uugaling ito kung paano tayo makisalamuha sa ibang tao, sa ating kapwa. Paano mo tratuhin ang iyong asawa? Paano mo mahalin ang iyong mga anak? Paano mo pakisalamuhan ang iyong mga empleyado? Paano mo tratuhin ang iyong mga kliyente at mga customer? Paano mo mahalin, patawarin ang mga tao sa paligid mo, maging ang iyong mga kaaway? True worship is rooted in how we live our lives for God. Mayroon tayong tatlong bagay na matututunan dito sa aklat ng Malakay. Number one, igalang mo ang Diyos dahil siya ay karapat-dapat. God is worthy. Respect Him. Honor Him. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang mga pare na lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama, ang alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit di niyo ako ginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit di niyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan niyo ako. Pagkatapos itatanong ninyo, sa paanong paraan ka namin nilalapastangan? Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain at itatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming mga handog? So anong nangyayari daw, ang bansang Israel ay nilalapastangan ang Diyos, sinasaktan ang Diyos sa kanilang mga paghahandog sa templo. Meron sila mga kautosan tungkol sa paghahandog sa Diyos. Yun daw ang nire-require ni Yahweh. God requires pure worship from them. Holy sacrifice. Perfect, holy, blameless sacrifices from God. Kaya nagtatampo daw ang Diyos dahil parang binabastos na nila ang templo ng Diyos. Dahil yung mga binibigay nilang mga regalo, mga bulok, at hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, nilalapastangan ninyo ako. Because God deserves the best worship from us. He is insulted and He is hurt, He is brokenhearted when we give our service that is not excellent. Lalo na kung ating pagsamba sa Kanya at paglilingkod sa Kanya ay galing sa mga maling puso. Maruming isip, maruming buhay, maruming puso. It's disrespectful to God. It's dishonoring to God. Kaya kapatid, let me encourage you to live your lives excellent for the Lord. Umiwas ka sa tukso, umiwas ka sa masama, umiwas ka sa mga mali. Dahil yon ang pagsambang hinahanap ng Diyos. A life of excellence, a life of holiness, a life that honors God, a life that glorifies God. Ito naman yung pangalawa nating makukuha sa chapter na ito. Unahin mo ang Diyos dahil siya ay higit na mahalaga sa kahit ano paman. God should be first in our lives. Dapat daw unahin natin ang Diyos kasi mas mahalaga siya sa kahit sino mang tao at mahalaga siya sa kahit ano pamang bagay. Diba? Minsan kapag
Tayo ay nakakalimot sa Diyos. Mas mahalaga pa yung trabaho kaysa sa Diyos. Mas mahalaga pa yung pera kaysa sa Diyos. Mas mahalaga pa yung ibang mga bagay na pinagkakaabalahan natin. Mas mahalaga pa yung laro kaysa sa Diyos. O mas mahalaga pa yung ibang tao kaysa sa Panginoon. The secret to an excellent life, a successful life, a happy life, a blessed life, is when we put God first, when we seek God first, when we honor God first, more than anyone and more than anything else. So, dinescribe ngayon ng Diyos, para nila binabastos at nilalapastangan yung kanilang pagsamba sa templo. Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing kayo ay naghahandog ng mga hayop na pilay, bulag at may sakit. Subukin ninyo maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at maibigay ang inyong kahilingan? Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo pakikinggan kung ganyan ang klase ng regalo, handog na ibinibigay niyo sa Kanya. If God is not number one in our lives, our worship dishonors God. If God is not a priority more than anything else, our worship does not bring glory to God. Kasi tinitingnan ng Diyos yung ating mga puso eh. Minsan, pag nagsisimba tayo, nagmamadali tayo. Hindi naman ang Diyos talaga ang habol natin at hinahanap natin. Sarili pa rin natin ang iniisip natin. Minsan, pag nagbibigay tayo, pag naglilingkod tayo, umaattend tayo ng isang activity, spiritual activity, parang gusto nating paimpresan yung mga tao, gusto nating magyabang. Mali ang ating mga puso. Kaya parang sinasabi ng Panginoon sa atin, simba ka ng simba, kanta ka ng kanta, dasal ka ng dasal. Pero yung puso mo naman malayo sa akin. Yung puso naman mali. Yung puso marumi. Yung buhay, hindi naman talaga nagmamahal sa akin. Puro pakitang tao lang. Puro yabang lang. Sabi ng Panginoon, parang nilalapastangan mo ang aking altar. Parang nilalapastangan mo, hindi mo ginagalang ang aking templo. Parang walang kwenta rin ang iyong pagsamba. Para daw tayo naghahandog ng regalong bulok sa Diyos. Kung tayo ay nagsisimba, pero hindi maayos ang ating mga buhay. Puro galit, puro away, puro yabang, puro sarili ang ating iniisip. Hindi ang Diyos at hindi para sa Diyos. Ito naman yung pangatlo. Ibigay mo sa Diyos ang pinakamainam na handog bilang tanda ng iyong pagmamahal. Kung mahal mo daw, bibigay mo yung the best. Diba? Kung mahal mo yung misis mo, bibigay mo sa kanya. Yung talagang matutuwa siya. Hindi siya may insulto. Kung mahal mo yung mga anak mo, gusto mo yung the best. Gusto mo yung pinakamasarap, pinakamaganda. Kung mahal mo yung boss mo, kung mahal mo yung kaibigan mo, di ba? Hindi mo sila i-insultuhin by giving them gifts that are broken or gifts that are spoiled. Sino ba naman gusto makatanggap ng bulok na regalo? Ang Diyos nasasaktan kung tayo daw ay naghahandog sa Kanya ng pagsamba na hindi tama. Tinan mo ang sabi ng Diyos. Mabuti pa isara nyo na yung pinto ng templo. Huwag na kayo mag-aksaya ng Panginoon ng pagsisindi ng mga walang kabuluhang apoy sa aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin anumang ihandog ninyo sa akin. Dinudungisan nyo ang aking pangalan tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Sinasabi ninyong nakakapagod na lahat ng ito at iniismiran nyo pa ako? At kung hindi naman nakaw o pilay o may sakit ang hayop na hinahandog ninyo sa akin, akala nyo ba tatanggapin ko yon? Ang sakit-sakit daw sa Diyos ano, kapag tayo ay nagbibigay ng mga handog na parang bulok, mga regalo na parang nilalapastangan ang kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, dapat daw tingnan natin ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Ang ating buhay ba ay talaga nakakalagod sa Diyos? Are we becoming a holy worship to God? Ang ating ba mga ugali, ang ating ba mga salita, ang ating mga isip, ang ating mga gawa ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos? Is our life honoring to God? For God, true worship is when we live a life that glorifies Him, a life that is holy and pure, and a life that honors Him. Kaya kailangan natin talaga ang tulong ng Diyos, ano? Kasi kung sa totoo lang, kung sa ating mga sariling lakas lang, sa sariling kakayanan, makasalanan tayo, makasarili, mayayabang tayo. Pero by the grace of God and by the Spirit of God in our lives, we can be holy, we can be pure, and we can bring to God the worship that He deserves. Kaya nga, parang mga regalong bulok ang ibinibigay natin sa Diyos. Kung ang ating paglilingkod sa Kanya ay nagmumula sa maling puso, masamang ugali, at maruming buhay, dapat sa Diyos ay ibigay natin ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Siya ay buong puso nating igalang, unahin, at mahalin. Number one, igalang mo ang Diyos dahil siya ay karapat-dapat. Number two, unahin mo ang Diyos dahil siya ay mas mahalaga ng higit sa ano paman. Number three, ibigay mo sa Diyos ang pinakamainam na handog
bilang tanda ng iyong pagmamahal sa Kanya. Because God loves us, He invites us to love Him. Because God has blessed us, He invites us to honor Him, to worship Him. Because God has chosen us, He invites us to live our lives for a purpose. A life that honors Him. Kaya mga kapatid, sikapin po natin na tayo ang buhay po natin ay nagiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos bilang ating pagsamba. Tayo po'y manalangin. Lord, help us to worship You and to honor You with our lives. May our lives be a pleasing sacrifice to You. May our lives be an honorable worship to You. Ang aming po mga buhay nawa, Panginoon, ay maging kalugod-lugod, kaaya-aya, at nagbibigay galak sa iyong puso. Help us, teach us, guide us, Lord, to live holy lives, to live pure lives in our relationships, in our actions, in our thoughts, in our hearts, in our attitudes, in the whole of our lives. Help us to honor You, O God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinapasalamatan. Amen.